Dilimagang. Hindi po ito patungkol kay Laila Dilima. Ito ay tungkol sa kinakatakutang gang noong dekada 80. Ang Dilimagang, nakilala sila bilang pirata ng Cebu. Dahil ang pangunahing binibiktima nila ay ang mga malalaking barko. Pinapasok at kinukuha nila ang lahat na mapapakinabangan nila. Pero ano nga ba ang istorya sa likod ng Dilimagang? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, ilike ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Ang Dilimagang ay isang grupo na kinaaniban ng magkakapatid na Dilima at pinamumunuan ito ni Toroy Dilima, ang pinakamatanda sa magkakapatid na Dilima. Mahirap ang naging buhay ng magkakapatid na Dilima. Iniwan sila ng kanilang ama matapos mahuli nito ang kanyang asawa na may kalaguyo at sumama naman ang kanilang ina sa lalaki nito. Kaya namuhay ang magkakapatid na tanging sinasandalan ay ang kanilang kuya na si Toroy Dilima. Ginawa ni Toroy ang lahat upang itaguyod ang kanyang tatlong kapatid. Sinubukan ni Toroy na mamasukan ngunit dahil sa murang edad ay walang tumanggap dito. Kaya nagtinda na lamang siya sa pier at pinasok na rin nito ang pagiging kargador dito. Ginawa niya ang lahat upang mapag-aral niya ang kanyang mga kapatid. Pinahahalagahan naman ni Fedring Dilima ang ginawa ng kanyang kuya Toroy. Kaya nag-aral ito ng mabuti upang di masayang ang sakripisyo ng kanyang kuya. Ngunit kabaliktaran ang naging epekto nito kaila Jose at Berto. Dahil hindi nila matitiis na nakikita ang kanilang Kuya Toroy na naghihirap sa trabaho, gumawa ito ng kanilang sariling diskarte na nagsanhi sa pagkakasangkot nila sa kabi-kabilang gusot. Dahil dito ay huminto sa pag-aaral ng dalawa. Noong makatapos ng high school sa Pedring ay nagpa siya ito na ipagpatuloy sa Manila ang kanyang pag-aaral habang nagtatrabaho. Nagkaroon ng karamdaman si Beto at sumabay pa dito ang panganganak ng asawa ni Toroy. Para makatulong sa gastusin ay dumiskarte si Jose kasama ang kanyang grupo. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito naging matagumpay. Nahuli si Jose. Sa kagustuhan ni Jose makatulong ay lalo pang napasama at nakadagdag pa ito sa problema ni Toroy. Kung kani-kanino lumapit si Toroy upang humingi ng tulong. Ngunit wala man lang makapagbigay ng tulong hanggang inalok siya ng kanyang mga barkada sa isang delikadong lakad. Dahil sa kailangan niya ay sumama ito. Pinasok nila ang isang barko. Ngunit agad na alarm ang kapulisan kaya agad na tumakas ang grupo ni Toroy. Tanging 90,000 lamang ang kanilang nasamsam. Dahil alam ng grupo ni Toroy na kailangan nito ng pera, ay binigay nila ang karamihan sa nakuha nila kay Toroy. Dahil dito ay napiyansa ni Toroy si Jose at natapos na ang problema nito sa ospital. Hindi lingid sa kaalaman ni Toroy ang galawan ng dalawang niyang kapatid. Kesa naman sumali ito sa ibang grupo ay sinali ito ni Toroy sa kanyang grupo. Kabi-kabilang pangloloob ang ginawa ng grupo ni Toroy. Dahil dito ay binansagan ng grupo ni Toroy na Dilimagang dahil sa pagiging kasapi ng tatlong magkakapatid na Dilima. Pinasok na rin ng Dilimagang ang malalaking barko, bagay na kung bakit sila tinawag na pirata ng Cebu. Naging mainit sa mata ng kapulisan ng Dilimagang. Minsan noong nakikipag-inuman si Jose at Berto sa kanilang kaibigan, ay nasabi nila ang kanilang planong panloloob. Ngunit lingid sa kaalaman nila ay nagsumbong ang isa sa mga ito sa kapulisan. Bagay na nagbunga ng pagkasira ng kanilang plano na nagsanhi sa pagkatumba ni Jose. Sobrang naging galit ni Berto sa kaibigan nito na nagchuchu sa mga pulis. Noong makita ito ni Berto ay hindi na nito binigyan ng pagkakataong mabuhay ang kanyang kaibigan. Nagkaroon ng engkwentro ang kapulisan laban sa Dilimagang. Naipit sa sitwasyon ang Dilimagang. Habang papatakas ang Dilimagang, ay pilit na nagpaiwan si Berto upang makatakas sila Toroy. Dahil dito, ay napatay si Berto. Habang nagpapalamig ng sitwasyon si Toroy, sa inuupahan nitong bahay sa Barrio Alumnos Mambaling, ay natunugan ito ng mga pulis. Kaya agad na gumawa ng operasyon ang kapulisan upang hulihin si Toroy. Noong pinapalibutan na ng kapulisan ang bahay na tinutuluyan ni Toroy, ay nagawa pa nito manlaban noong una. Nakipagpalitan siya ng putok sa kapulisan. Dahil sa pakiusap ng asawa at anak nito ay binalak nitong sumuko ngunit hindi ito daw nawa ng kapulisan ang tangkang pagsuko nito. Kaya pinaputukan pa rin nila si Toroy na nagsanhi ng pagkamatay nito. Dahil sa pangyayari ito, ang natitirang miyembro ng Dilimagang ay isang-isang nahuli at ang iba ay naglaho na lamang.